Minsan kailangan lang nating lawakan ang ating pagtingin sa buhay, na ang mga kabiguan ay maaaring maging mga pagkakataon para sa mas higit na paglago at pagkatuto. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo mga taga Korazin. Kawawa kayo mga taga Betsaida sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga Kapernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit? Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay failures. Ikaw ba'y nakaranas ng mga kabiguan o mga failures sa buhay? I think lahat naman tayo, in one way or another, ay nakakaranas ng mga kabiguan sa buhay, mga failures. At minsan, kapag tayo ay nakaranas ng mga kabiguan, nahihirapan na tayong makatayo, makaalis doon sa sitwasyon na yon ng pagkabigo, na may halong kalungkutan, pagkabagabag, takot kung paano mag-uumpisang muli, o kaya naman ay kawalang kasiguraduhan at mas matindi kung tayo nahulog sa kawalan ng pag-asa. Mga kapatid, napakahalaga na lawakan natin ang ating pananaw, mahalaga na lawakan natin ang ating pangunawa at pagtanggap. Lawakan natin ang ating puso para sa Diyos sapagkat mayroong sinasabi, may mahalagang sinasabi sa atin ang mga kabiguan na ating nararanasan sa buhay. Mga pagkakataon ito, actually, sabi nga, there is no such thing as failure, but opportunity, only opportunity to grow. Mga pagkakataon ito para tayo ay lumago and to become better persons. Ibig sabihin, bakit tayo nag-fail? Ibig sabihin, it is an invitation for us to do more. Ibig sabihin, ito ay nag-aanyaya sa atin na magsumikap pa ng husto. At nagbubukas ito ng panibagong mga pagkakataon sa buhay. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay hindi rin naging exempted sa failures. Mapapansin natin at alam naman natin kung gaano ka-passionate ang Panginoon sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Talagang yung kanyang buhay lahat-lahat ay ubos at buhos doon sa misyon na yon ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. At bahagi ng pagpapahayag na yon ay ang proclamation of conversion, yung pagbabagong buhay. Lahat ng mga miracles ng ating Panginoon, yung mga kababalaghan na kanyang ginawa noon sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa Betsaida at sa Korazin, pati sa Kapernaum, no? Ay merong dahilan at merong layunin ang Panginoon kung bakit siya gumawa ng mga himala. At yun ay upang magkaroon ng pagbabagong buhay, ng pagbabago ng kalooban at ibalik ang ugnayan sa Diyos. Dahil mawawala ng saysay
yung mga himala na iyon kung hindi mauuwi sa pagtanggap sa mga mensahe ng Panginoon ng pagbabagong buhay. At doon natin makikita ang napakalaking failure ng ating Panginoon. In a sense, no? Na nabigo ang Panginoon sa mga taong ito. Bakit? Ang Panginoon na rin mismo ang nagsabi na kung sa Sodom o kaya sa Tiro, no? Alam naman natin kung ano yung mga lugar nito, they are pagan regions, Sodom and Gomorrah, no? Ito ay mga lugar ng mga pagano. At itong mga lugar kung saan ang Panginoon ay gumawa ng mga kababalaghan ay they are believers. They are Jewish communities sa Bethsaida, sa Capernaum, sa Chorazin. At sila yung nakasaksi sa mga kababalaghan na ginawa ng Panginoong Jesus. Subalit ang malaking kabiguan dito ng Panginoon sa mga taong ito, sa kabila ng kanilang pagkasaksi sa kababalaghang ginawa ni Jesus, hindi sila nagbagong buhay. At sabi ng Panginoon, kung ginawa niya ito doon sa Tiro at Sidon, abay baka itong mga ito'y nagsuot na ng sako at naglagay na ng abo sa ulo, tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ano kaya ang naging hadlang upang ang mga tao na supposedly ay nananampalataya na sa Diyos ay hindi magbagong buhay? I think hindi naman po yan lingid sa ating kaalaman na kahit naman sa panahon natin ngayon na tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano na, marami pa rin sa atin ang hindi nagbabagong buhay. Bagamat alam na natin yung pananampalataya, alam na natin ang mensahe ng Panginoon, nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, at sinasabi natin tayo Kristiyano, tayo Katoliko. And yet, tingnan natin yung ating mga buhay. Tingnan natin yung ating mga sarili. Kristiyano tayo, pero pinapakinggan ba talaga natin ang mensahe ni Jesus? Yung hamon ng pagbabagong buhay ay sineseryoso ba natin? Yung 10 utos ng Diyos na itinuturo sa atin ay isinasabuhay ba natin? Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa na siyang daan natin sa buhay na walang hanggan ay isinasabuhay ba natin? Kung ating mapapansin, para din po tayong mga taga Bethsaida, para din tayong mga taga Chorazin, taga Capernaum, na nakita na natin ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay natin. Tayo ay mga Kristiyano na, subalit hindi pa rin talaga lubos ang ating pagbabagong buhay, ang ating pagbabagong puso. Kung ikaw ay tatanungin, ang Diyos ba, si Jesus ba, ay failure sa iyo o successful? Ikaw lang po ang kakasagot niyan sa harap ng Diyos. Alam mo kung nabigo sa iyo ang Diyos o nagtagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kulang na kulang ang aming pagtugon sa iyong paanyayang magbagong buhay. Marami pa rin kaming kahinaan at kakulangan at kasalanan. Kung hindi sa iyong awa at biyaya, hindi kami makakatugon sa paanyaya ni Jesus na iyong anak ng ganap na pagbabago. Kaya hinihiling namin sa oras na ito, ipagkaloob mo sa amin ang iyong lakas at biyaya upang kami makatugon sa hamon ng pagbabagong buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.